speaks to you, which were afar off, and to them that were nigh. For the through him we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Now therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong biyaya, Panginoon. Inyong spirit, Panginoon. Inyong salita, Panginoon. At patuloy na umulap sa amin. Nawa, we pray for this morning, Lord. Palagi mo kami mga salita, yung ideas, and instruction, commandments, and wisdom, Lord. Nasa yung verse na binasa na yung Panginoon, kung paano kami ay no more strangers, and but kami po yung bilang na sa inyong pamilya, Panginoon. So we pray. Ay po ilos at tulungan po bawat isa at po palayan bawat isa at po palayan. Please can you pray? Amen. Amen. And like po ay hindi na po mag-ano. Parang gano'ng malamig eh. Ang isip ko, pag malamig na dito, mag-ano po. Pero kung malamig. Sa maganda yung tayo. Ano? Ganda ito ngayon kasi pag-usapan natin, hindi ka nakabalik si Amel. Kamusta ka, Amel? Family. Isa, hindi ko nagawa yung presentation. Okay lang yun, napakadali lang. We have 3 points lang. Gano'ng kahirap yung 3 points? Yung pare-parehang letter I. Okay, we have the inclusion, instruction, and institution. So ito kaya nasulat na. Ang title nito ay No More Strangers. No More Strangers. Sinabing no, hindi. Sinabing more? Wala ka nang dito na lang. Sinabing more, lalo, or marami. Pagkat sinabing no more, wala na, hindi na. Wala na, hindi na. Sinabing strangers ay ikaw ay tagalabas. Okay, pwede foreigner or hindi ka kabilang. Kaya sinabing no more strangers, hindi ka na hindi kabilang. So, ikaw ay kabilang na. At ang pinaka-context sa atin dito, ang pinaka-context sa atin sa 19, sabi dyan ay, sa bandang huli, but fellow citizens of the saints and of the household of God. Ikaw ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Medyo basic na, pero i-handle natin sa paraan na even yung basic, even yung mga bata, pero sa ating mga matanda na rin, nasa edad, sorry, nasa edad, sa edad, ibig sabihin, pagpapala pa tayo mo kung ano, wala na si Dali, pero okay lang. Si Dapia, kaya. Wala, so, Record. Okay, sige, sige. Save na lang. Hindi ba lang matapos natin, pero sa buwan na po. Okay, so sino dito ang ano? Bagay, mga bata tayo, homeschool. Si Jamie, may marami ka mga baga na sa office. Ilan po? Ilan? Lima. Lima? Okay. Ilan, nung kami na high school, lima kami. Ang pina-accord kami dalawa ni Mark. Pero nag-expand dahil sa CAT. Pagkada, lima kami. So bago kami naging friends, naging things in common, diba? Ang ni Mark ay medyo sumasayad kami sa good guys. Gano'n kami. Pero, nakasundo kami sa maraming bagay. Nag-CAT kami. Kami naging close kasi, nga, medyo may pagka-good boys kami. Kaya may nahalo sa amin isa. Hindi ka naman good boy. Okay?
So masaya, no? Masaya yung mga kabarkada. At sa... Ano ba yung kaya? Nagiging ka sa recording. So... Ipapublic natin sa okay? Ay, mapublic mo? Oo. Pwede mo. Pwede ka. Keep silence. Ladies. Okay. Sabi dito, napansin nyo ba, kunwari, punta kayo ng Greenwich. Ano yung ina-emphasize doon? Yung grupo, di ba? Pupunta kayo ng grupo. Pero madalas, oh, inaano na yung barkada, di ba? Kaya, kasi masaya, which is walang masama, kaso, ano ba? Sa ano nga, pupunta kayo ng ganyan, sama nyo yung barkada nyo, di ba? Ito, magandang place, yung barkada. Okay, your friends, sa Facebook, girlfriend, friends, is ganyan, friends. Walang masama doon, kaso, pansinin nyo, sa Bible, hindi na-emphasize yun. Ano yung na-emphasize sa Bible? Kung meron kayong kalipulan ng mga tao, especially yung poor, na kung saan ay nagmamahalan kayo, at laging binabanggit, napaimportante, huwag kayong hihiwalay hanggang maaari, yung tulungan natin, yung mga babae, doon niniwalay, kung titira ka sa ibang lugar, hihiwalay ka, single ka pa. The best yun, kaya nga ang sa kasal, ganun, ang ceremony natin, ano, diba? Yung tatay, bibigay yung anak na babae sa lalaki. Bakit? Kasi yun yung responsibility. Habang nasa bahay ka pa, yung tatay mo, diba, siya yung responsible sa'yo. Sa lahat, sa safety mo, sa pagkain mo, sa lahat. Okay? Pero pag ikaw yung nag-asawa na, pinapasa dun sa lalaki. So from the household of, sa inyong family, nangyari, yung sino mga pakasawa ni babae. Okay? So ganoon din naman sa lalaki, no? Hindi maganda yung nagdosolo ka na, binata ka pa. No? So maganda the best, pero sa lalaki, medyo maluwag. Kaya kung establish ang pamilya mo, magpatuto ka sa tatay mo, kasi't maaari. Pag ikaw ay hiwalay na, magtatayo ka na sa mga pamilya. Ganoon din sa church. Hindi tayo iniwala din sa magliwalay ka muna, tapos magpapastor, galing ka sa, hindi ka sa church, local church. Maraming gumagawa, no? Kasi nga, hindi mo sila, pero maganda, pag yung last day mo, Sunday mo, galing ka sa mother church, pag establish ka church, church yun na, yun yung maganda. Okay? So sa Bible, sa Sanlibutan, I mean, na-emphasize nila yung barkada, pero sa Bible, paulit-ulit, at even sa Sanlibutan. So even yung mga kaila sa labas, hindi nila maalis na sa pamilya pa rin sila babalik. Sorry, yung barkada means, yung family talaga. Hindi sa malaki talaga yung ano kayo, nauusokin yung mga nabasa-basa ako sa camp nga natin. Yung camp pala, tsaka yung ano, yung mga events sa company, nauuso daw yung camp director. Tinulay ko doon, tama ganun, tinulay ko, camp director. So, nauuso. Kasi nga yun, mga company, ano, mga churches. So, naitignan ko doon sa ano, hindi man daw yung camp director. Ibig sabihin, yung mga facilities na ganyan ay ang focus ngayon ay medyo na-shift, no? Yung ibang family, hindi nakapag-outing tayo. Hindi nakapag-outing na tayo sa church, sa mother church. Pero huwag kayo, yung company, lagi yun sa amin ngayon, hindi pwedeng wala, may budget na lang eh. Hindi pwedeng di mawala yun. Kasi budget na eh. Gusto nyo kumikita kayo yung mga establishment sa company, sa barkada, okay, mga kilala ko din na nagkaroon ng ano, asinggen, madalas yung lalabas sila, kasama nga barkada nila. Kasi yung mga pamilya nila, babae na. Pero gusto nilang kasama, lagi barkada nila. Bakit? Okay, tanda nito mga bata, Stephen, lumalaki na eh. Nakababa na ako dito eh. Good boy ka ba paglaki mo? Kaya na, nag-iisip pa eh. Okay. Dapat, yun ang dapat yung gawin. Kaya, ang focus natin today is family. Yun ang nangyayari, sa Bible especially. So, yung binasa natin kanina, mag-focus tayo sa chapter 2. Diyan lang kayo, sa Ephesians 2. Yes. Kailangan malis dyan, nandiyan lang tayo.
Basahin tayo sa Genesis, pero dyan tayo sa... So number one, paano ba tayo? Number one is inclusion. Tatlo lang to, inclusion, instruction, and institution. Daling tanda, kasi buo ay. So pinag-pinag pa tayo yung umpisa. Yan ay lagi natin ginagawa sa soul winning. Kasi litong-lito yung mga tao dyan. Okay, bata ka magbibilong sa church. Ang ganun tanong, bakit yan ba? At tayo ay diyan sila... Masyadong in-emphasis natin yung ganda ng church kasi nga hindi ganun eh. Kung magkakamali sila ng pagkakaalam kung bakit may church at kailangan magbilong ako dyan, kung paumpisa pa lang, mali na. No? In-emphasize mo yung ganda ng church at saya ng church, hindi pala sila anak ng Diyos. Diba? Kaya sabi sa Ephesians 2:1, ang sabi dyan? And you have been quickened. Okay, kayo, kasama yung mga Christian yun, yung sinakaw sa Bicol. At he quickened, so he is God. Okay? Pag sinabi quickened, kayo ay binuhay. Who were dead in trespass and sins, dati kayong mga patay sa inyong mga kasalanan at kabutan. So bakit patay? Ibig sabihin, sabi rin sa Bible, those, sabi ni Jesus mismo, who sin are a slave to sin. Eh sabi dyan, ako kang patay, hindi ka makagawala. Wala ka. So, kung ikaw unbeliever pa, hindi ka panak ng Diyos, ganun yun. Wala kang magawa. Patay ang, in particular, natuwa ng spirit. So, buhay ka, buhay ang katawan mo, buhay ang kaluluwa mo. Kaso, wala kang proper communication sa Diyos kasi hindi ka anak ng Diyos. Wala pa, hindi pa rin kami yung gospel. Wala ka pa decision na ginawa para sa sarili mo. Alam mo yung tama't mali. No? Kaya pag kinanong ka ng isang kapupunta, sa langit o impyerno, medyo malaki ng bata, katulad ni Amel, Joshua, ni Stephen, ni Peter, hindi ka natuluan, hindi wala ko saan pupunta. Kasi alam kong makasalanan ka. Pero ngayon, ito yung pinag-usapan natin, pamilya ng Diyos. Kaya sinasabi dito, nung ito ay binuhay ka niya, no, katulad nung ito, birthday nung dalawa, kailan kayo pinanganak, nung pinanganak kayo, automatic yun, kanino pamilya kayo? So, sa nanay-tatay nyo, di ba? So, tuwa tayo kay Roddy, kay Jenny, kay Summer, no? Saya, yung saya ng gano'n. Okay, parang wala pa kayo lang sa mundo noon. Nagsama lang kami, gumahalang. Ngayon, bigla kang binigyan ng anak. Oh, saya. Diba? Steve, ano, puti-puti, ang taba. Pero ilang oras lang kasi bawal yung dede din sa, ano, kung ba't gano'n din sa amang. Ito, pumapit. Ang tabang pinanganak nito eh. Okay, so wow, yung aking puso ay nag-umapaw saya. Ano? Hanggang ngayon, nakikita ko si Stephen. May masaya. Blah ko yung emotion. So, verse 5. Later, yung dalay ko naman sa... Sabi dyan, sabi dyan, magbasa nga po. Even when we were dead in sins, that quickened us together with Christ, by grace you are saved. May pansin ninyo, no? Sinabi ulit yung word na quickened, tayo binuhay, pero sinabi doon, us together with Christ. Okay? So yung pagkabuhay magmuli, born again, born into the family of God, kasama mo yung mga mananampalataya, di ba? Nakita na together. At sabi doon, sa with Christ. Okay? By grace are you saved. So, malinaw doon yung pagkabuhay at yung together with the believers, sabi kasi as together, sabi doon, with Christ, yung ay equated sa kaligtasan. Amen? Okay, alam natin pinakasikat sa Ephesians 2. Yan ang basahin natin sa 8. Basahin natin. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So, sabihan ng Panginoon, kayo ay nakaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa inyo sarili, ito ay regalo ng Diyos. Ano yung regalo ng Diyos? Yung grace niya. Ano yung regalo? Yung eternal. Yan. Okay. Tama yun. Naligtas kayo. Yung iba, tama yung sinasabi ng Calvinist, yung faith daw yung regalo. Sandali. For by grace are ye saved. Ang bida doon, ang pinag-uusapan dito ay yung kaligtasan. Yes. Tama ba? Oh, tama yun. Gagawin mo yung faith. Okay. So gagawin mo yung faith sa biyaya ng Diyos. Kung walang biyaya ng Diyos,
Okay, alam natin kaligtasan, di ba? Hindi tayo, hindi natin kaya maligtas. Sa kabutihan natin, kaya nung inalaw tayo maligtas ng Diyos at si Jesus ay namatay para sa atin, yun yung biyaya ng Diyos, mayroon tayong pagkakataong maligtas, tapos nasiyan pa sa atin yung gospel. Mas maganda pa yung presentation, naiintindihan mo pa, tapos tumanggap ka pa, no? Hindi ka nahadlangan. Biyaya ng Diyos lahat yun. Kaya, pero yung naligano dito, sabi ng Calvinist, magbira, fake daw. Ang dali. Sabi doon sa after, no? Tingnan yung Bible, ha? Ah, dyan pa rin. And that not of yourself. So, bumabalik doon yung kaligtasan. Ang pinag-uusapan din sa sentence na to. Kaya yun, kasi sa gift of God, hindi yung faith, hindi yung grace. So, pwede rin, pero hindi yung faith. Kasi ikaw yung napalataya. So, ano yung kaligtasan? Yung ano doon? Regalo. Yung pagligtas nila. The fact na ikaw ay naligtas. Kaya pag kinumpara mo sa Romans 32, malinaw na doon doon. Ang regalo ng Diyos ay kaligtasan. Okay? Pag kayo naligtas, ano nangyari sa iyo? Ikaw ay sa verse 13. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off, layo mo dahil sa Diyos, are made nigh by the blood of Christ. So, pag ikaw daw yung naligtas, sabi mo, together with Christ, ang lapit mo na, amen? At yun ay may kinalaman sa iyong inclusion. Okay, sino dito ang mga bangkada ka? No? Kasi ikaw, ano ang bangkada ka yun? Sino yung wala masyadong bangkada? Si Arnel. Ang iyong friends? Madami? May friends ka ba? Friends yan. Marami. Si Joshua. Dami ka bang friends? Okay lang yan. Ako, wala masyado eh. Hindi, actually, yung barkada ko, masaya ako. Pero, naranasan ko din yung minsan, wala. Ganun talaga eh. Minsan, Bible study, hindi sila atin. Doon. Hindi pa ngayon, ha, yung dati. Okay, yun, ganyan yung pinaka-nakakawang tao. Statement dati, hindi ako ito, ganyan. So, may mga pagkakataon na ganyan, hindi masama yun. Ang nangyayari talaga yun. Minsan, kakaiba tayo sa iba. Therefore, iba ay ayawan tayo. Normal lang yun. Lalo na pag na-Kristiyano ka, maging kakaiba ka talaga sa libutan. Okay? Pero okay din yung may friends ka, okay? Kasi sabi dito, yung mas maganda dito, di ba, si Summer, pagkapanganak na meron agad siyang belongingness. Hindi siya iwan ng magulang niya, mahal naman siya, di ba? Nakikita ko sa Facebook eh. Ganun yung statement dati, no? Hindi ka iniwanan sa kalsada, di ba? So ba yun? Yung mga bata ba kayo, iniwanan sa kalsada? Stephen? Ano ko, mabang yan. Medyo din yung paalam eh. Joshua, nakakita ka nang iniwanan sa kalsada? Baby ka ba? Diba? Nakakita ka na? Balita, diba? So, masama yun. At nakakaiyak yun. Pero yung normal na tao maayos, walang, hindi ganun. Pag yung bata na yan, pinanganak, no? Kung normal yung magulang yan, kahit hindi Kristiyano yan, mahal niya yung anak niya. At nakikita ko pa lang yun, no? Lalo akong pinapanganak Stephen. Eh. Ito ngayon, may dalilin eh. Yan ako na-amiss. Yung ilong, ang liit ha. Kasi hindi lang yun. Humihi nga. Lalo pag humihi ka, wow, hindi lang. Iyari. Pag umiyak, lahat. Yung mata lalo, di ba? Laki. No? Baby, nakakamangha. Pati yung buhok, tinitingnan ko, balbon niya. Ganyan ko yung ano, yung tenga, ganyan mo, di ba? Mga parents. Ang ganda ng baby, di ba? Nakaka-amaze. Pero kasi sabi ko lang, sa sobrang faith, hindi mo iwanan yan. So kaya sila yung mayroong hinanda ng Diyos sa kanila bilang helpless human being. Late nila, hindi nila kayang talaga sarili nila. Pero iniwanan ka lang Diyos sa mga magulang. Again, abnormal na lang yung iniwanan sa kalsada. So, nasa pa tayo. So we became 18, no? Sorry, 18. Ito na siya sabi ko doon. Ikaw ay may kalapit, meron kang pamilya. Sabi sa 18, ito, buli daw. For through him, we both have access by one spirit unto the Father. So dito na nabanggit yung Father. Kung may Father, may anak. So Jesus is the only begotten Son of God. So sabi sa John 1:12, but as many as receive Him, gave Him power to become the sons of God. So dati ka hindi anak ng Diyos, naging anak ka na ng Diyos ngayon. So ano tawag sa'yo? Bigatin ka ba?
Hindi ka tulad ni Jesus Christ. Pero meron din yung isang verse na parang ganyan sabi. Pero obviously, hindi bigate na yun kasi yun. Pero pwede yun in the spirit. Okay, so siya ngayon, nagkaroon tayo ngayon na Father, sabi dyan, meron tayong access, sabi siya access. Alam na lang ang ID yan, di ba? ID nga ID, alam na natin ngayon yan, eh, di ba? So si Stephen dati, eh, mayroon mong anong password mo. Ha? Eh, sila sa magkakaan. Kasi tatay, may access sa ganyan. Di ba naman sa akin ni Sam? Eh, pahingi ng password mo. Alam mo mga bata ngayon yan, di ba? May access. Ano yung access? Ha? So, ako naman, nalakad kami dito. Yung mga to, nasa taas. Hindi kami makapasok. Buti na lang, doon pala yung susi. So, pag wala ka susi, wala ka access. Kung sinabing access, nakapasok, labas-pasok ka. Okay? So, sa Panginoong Diyos, sino na nakapag-usap sa Kanya ng maayos? Ng maayos? At sumasagot ang Diyos ng maayos din. Hindi kahit sinong tao, di ba? I believe lahat ng tao ay kinakusap ng Diyos, pero hindi ganun. Maliit na yung mga unbeliever, pinapa-ano lang sila ng Diyos. So, from the Bible to the preaching, nakakarinig sila. Kung na kilala nila ang Diyos, lalo sa panangalaki ngayon. Pero hindi katulad nung sinasabi itong access, di ba? So, meron lang ba yun? Ito, yung mga bata sa labas. Hindi sila ba itong pumasok basta-basta dito? Pag hindi church service. Ay, di ba? Makaka-accept yung pinayagan ng Ama. At tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo ay may access sa Father. Sa 19, tinignan ang ating text. Diba? Sabi dito daw, therefore, you are no more strangers. Yun yung maganda dun eh. So tayo nga hindi bigatin, pero tayo ay sons of God din. Children of God. So pag ikaw in-adopt sa family ng Diyos, even in the Old Testament times, no, sila yung pangako, sila yung piling tao, pero pwede actually yung mga ibang tao na pumasok. Sila lang ay ano ang pinag-uutos sa atin? Dalawa lang. Tatlo. So, dapat yung mga lalaki kapatuli. Tapos, sasambay nila ang Diyos at sasama sila sa mga meetings nila. Yun na yun. Pwede ka na maging Diyo. Israelite. So, sa atin ganun din. Okay? Hindi ka pwedeng makikain ng Lord's Supper. Hindi ka na mag-member. Okay? Pero napakadali mag-member. Hindi lang gawin sa labas. No? Pinitin sa ating gospel. Pag sila naniwala, nanampala tayo sa Panginoon, Jesus. Included na agad sila sa family of Diyos. Pwede ko pa yung church. Yeah? Welcome na sila. Okay? So, sino dito yung napagsarado ng pinto? Sarado ka ng pinto. Minsan tayo, di ba? Nalakad ko. Ano nga yung feeling? Minsan tayo, parang gano'n. Minsan sagaling sa pabaho, nagbibilang, ay, sarado na yung mall. Ha? Nakakasaw yung gano'n, di ba? Nasa labas ka lang. Gusto mong pumasok, hindi makapasok, you're not welcome. Either wala na sa time, okay? Mga bata, nilalakan nyo ba sa ano? Kasi ba, nilalakan mo naman eh. Hindi makulit eh. Para maintindihan nyo, no? Yung access sa loob ng bahay ay importante. Okay? At huwag kang matigas ang ulo. Pag gusto, ayaw mong i-welcome instruction ng tatay mo, subukan mo hindi mag-instruct. Hindi maging welcome sa bahay. Diba? May mga ganun mo sa bata, hindi nila maintindihan. No? Isa, tinuturuan natin. Okay? Kaya ang gusto natin malaman dito, no more strangers. So, sa kanila dating, bawal pumasok basta-basta. Sino ka ba? Diba? Tanong niya sa English, who you? Or who are you? Wala, may isang kasahin ko na, may ilo, nag-uusap tayo dito, may lumaki din natin kilala. Who you? Ano nyo, di ba? Hindi ka namin kasundo, hindi ka namin kilala. Pero ang Diyos minsan, yung iba, nagpipetend na sila'y sumasamba sa Diyos, pero sasabihin ng Panginoon sa kanya, di ba? Who you? Di ba? I've never known you. I never knew you. Depart from me. You workers of iniquity. So, yung pwedeng assume lang yun, amen? Amen. Aralin natin kayo kung mga saved na kayo, alamin nyo yan kasi huwag kayo mapayag dun sa iba na gano'n na uy, praise the Lord, mag-shout tayo lahat, kapatid. Ako di ako basta-basta nagpapatawag ng kapatid. Okay, natawagin ako, pero ako mismo, hindi ko basta natawagin kapatid. Uy, kapatid daw. Uy, kapatid. Bakit? Ano ba, gano'n eh. Wala lang. Hindi, napaka-importante yung title na yan, amen?
Sa Bible niya binigay sa atin. Pwede kapatid-kapatid ng sino. Tawagin ka ni sino dyan ang kapatid. Diba? Ito si Badin. Diba? Eh sabi dyan, dati kayong strangers, kaya sinabing no more strangers, dati kayong strangers. Amen? Amen. Pero kung kayo naligtas, hindi na kayo strangers. Ang ganda nun. Kaya yung title nito, no more strangers eh. Yung idea na yon na na-include kayo, number one, inclusion. Dati kayong labas, ngayon kayo ay labas-pasok. Ang ganda nun, isn't it? Sige lang, labas-pasok. Kaya sa pamilya, hindi na mawala yun. Kayo yung included na, pwede mong tawagin ng tatay, ang Diyos ng tatay. Tatay, tatay. Ang ganda nun. Tapos pwede mo rin siya tawagin ng ama, sabi dito, at kapatid, no? Kapatid talaga. Yung pag alam mo, mananampalataya ito, kapatid. So dito, ilan yung mga bata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sa taas. Pwede kayo magtawag ng kapatid. No? So bigla dumami, no? Man, nag-a tayong summer. Ako excited din dyan, kasi dumadami. Hindi mo nasa... Meron na naman bata. Kapatid din naman yan, di ba? Sino excited din sa kapatid nila? Ito mga to, tumatuwa sa kapatid nila. Tumatuwa ba sa Arnel, sa kapatid nila? Bakit? Ayaw na daw niyo. Ayaw na? Bakit? Ayaw na si Jared, parang apat niya. Ganda yan. Since kasi, ikaw na ba yung natututo? Ito, sabihin ko sa'yo, ha? Yung mga lalaking marunong, ilan ba yung kapatid niya yung babae niya? Oo, oh, di ba? Alam niya yun. Huh? Kung may kumstral, lima kayong pinagpipilihan niya, unari lang. Kung marunong siya, ba't pala sa babaeng nag-alaga ng kapatid niya ng marami? Hindi na kita ng tip. Okay? So, blessing niya kahit mahira ka sa bako. Okay. Tapos na tayo sa John 1:12. Sa verse 4, babalik tayo kasi sabi dito, sino nag-initiate ng pag-ibig na yun? Okay, kung ikaw ay na-include, sino nag-initiate ng walang iba? Okay, basahin sa verse 4, ready, go. But God is rich in mercy for His great love wherewith He loved us. Okay, pakibasa yung 5. Even when we were enemies, God quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Okay, lagi natin kabisari ng Romans 5:8, di ba? But God commended His love toward us. Again, love ulit. Pinakita niya ang pag-ibig. Paano? Nung tayo niligtas niya, si Kristo namatay para sa atin. Ganun din ulit dito. So magkakarelate ka rin. Nung binuhay ka niya magmuli, na born again ka, okay, born with Christ, kayo naligtas, pero sabi doon, sino nagpa-umpisa noon? Sino nag-isip nun? Ano kanina ito? Nag-isip nun ito kasi kailangan. Kasi ako, John Brother Jim, kailangan ito. Especially ako, nag-isip ko talaga sa Eden. Ano, sayang. So, magkasiga na, di ba? Pero ang Diyos, sayang din tayo. Sayang itong mga ito. Hindi maliligtas lahat. Gusto niya maligtas tayo lahat, amen? Amen. Kaya sabi dito, who is rich in mercy by His great love. Iniibig niya, kaya pag nag-solvinin tayo, tayo tama rin. No? Misa nakakatamad talaga, parang naiging ano na eh. Buti na rin na. Kung madalas mo yung once a week, sino pa tayong once a month, so, paano sila, ang nangyayari sa kanila, di ba? So, sinong, ayan, nagbago na ba yung isip mo, Jamie? Gusto mo maraming kapatid? Hindi pa. Ayaw pa rin. Pero still, ano nung ginawa mo? Pero still, di ba? Gusto kung marami tayong church member, di ba? At especially maligtas, kaya tayo gusto ang winning. Okay, kung ano, personal mo yan eh. Pero gusto natin maraming tao na maligtas. Dahil yun ay lahat yung kapatid natin sa Panginoon. Especially, nakikita natin yung iba, binabaliwala yung salita ng Diyos, di ba? Kaya parang yan, di naman makaligtas, dami churches. Kung pag tinanong mo, ba't di mo kasundo ito sa salita ng Diyos? Kasi hindi pala ligtas eh. Nakakasal, di ba? So, ang mangyayari ngayon, ina-undermine tayo ng kalaban. Nakakasa sa totoo lang. Tapos kaya parang ikaw pa yung masama pag inuusisa mo sila, di ba? Ba't tinatanong mo sa road church?
Alam mo, agad yung tao, iba yung ano, attitude eh. Hindi ba yung pinakamaganda ako? Gusto kong maghanap ng kapatid ko sa Panginoon. Kaya una, nag-solving tayo. Pag yung iba naman yung pagligtas na, di mas maganda. Kaya din, nag-solving tayo dito. Dami natin nakilala. Hanggang ang loob ko sa kapwa mo Kristiyano. Medyo may baptist. So yung iba, hindi masyado. Kasi nga, may baptist. Yung iba. Tapos, musik pa tayo. Pero yung talagang totoong Kristiyano, kapalagayan mo ng loob yan. Hindi ka ganun ma, nag-iisa na ako. Iba na ba? Hindi. So, pag nakikita kayo mga kasi, praise the Lord. Amen. So, pero yun nga, pag yung iba naman, puro ano lang, puro forma lang, hindi naman pala anak ng Diyos, ano nangyayari? So, nakakaasal. Kasi kala mo kapatid na yung kapatid, hindi pala totoo. And even worse, ano mangyayari sa iba? Ano mangyayari? Yung mga dapat maligtas, okay, lalapitan natin para masave. Pag nauna yung ulto dyan, ano mangyayari? Ang hirap na maligtas. Ang hirap kasi, in-instill na sa kanila utak na sila'y Kristiyano, hindi naman pala. Ang naging masama yung talagang ituro, sinisigurado natin, di ba? Yung maligtasan na yan. So, kaya sabi, anong inisip ng Diyos? So, hindi yan baliwala lang. Minahal niya tayo para tayo maligtas, pero sabi niya, rich in mercy and great love. So, bakit great love? Kasi nga, andun yung justice niya. Gusto niya tayo parusahan lahat eh. Pero minahal niya tayo. Pero pinakamahal niya, yung Jesus. Ba't yung sacrifice yung mahal niya rin yun? Kaya kung makikita nyo, mahal nyo tayo ng Diyos. Pero huwag mong pagpalagay na kahit anong gawin mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Kasi lumalingan nyo. At kumakalat yun. Kumakalat. Okay, so yun lang gusto natin dito sa second sub-point. Ang Diyos na nagpa-umpisa yan. Therefore, yung inclusion natin, masaya yan. Pag tayo naging Kristiyano. Amen? Amen. Hindi nalulungkot ka. Ako, na-same siya. Iba gano'n, medyo calm na, gano'n. Yung mga ano, ako. Ibig sabihin, bilong na ako sa Diyos na mga gano'n. Kaya, ginagawa natin sa labas, hindi natin sila inintunta sa gano'n. Unless talaga napakagan gano'ng response, yun, pwede ka sa Diyos. Gano'n na. Yung daman, wala pa rin. Pero iba, okay. Gano'n talaga. Huh? So kaya maintindihan natin muna yan tayo dito, nagtatapat ka na kung gano'ng maganda maging bilong sa family of God. Hindi lang sa mababaw na sense, pero kaya yung state natin pa yung anak na naman, ako masaya ako kung may anak ko. Uy, bago na nga, cute na naman. Pero hindi lang yun, talagang masaya ako din sa tao, sa anak. Okay? Hindi lang yun, pati yung mga magkakapatid, di ba? Itong mga ito, masaya excited yun pag may baby. Well, lalabas siya, gusto ko na makita si Shana kasi pangalan na, di ba? Si Summer, mag-isa pa lang. So, mag-excited lang yung magulang. Diba? Pero pag marami ka na kuya, excited pati yung mga kapatid mo. Ganun din sa church dapat. Pag nag-solving tayo, excited tayo. Na, na magkaroon tayo ng other siblings in Christ. Lalabas tayo, may naligtas. Isa na naman to. Okay? So, last, sa point niya sa inclusion, sabi dyan, hindi pa tayo convinced, di ba? Nakabalik si Daddy. Sa 2. Okay, may basa, ready, go. Were the living time passed, you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. 3. Among whom also we all had our conversation in time past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. So, huling point sa inclusion, yung kasi again, ginagawa naman sa libutan, yung masyadong kapatid, barkada lang, kapatid. Kapatid. Ayun si girl, kapatid. Hindi naman, no? Hindi kapatid. Sa, paano kayo nagkaroon kapatid? Paano kayo naging magkapatid? Kaya sabi dito, yung illustration by anak ng Diyos, kapatid ng mga believers, ay ano, naka-instill dyan sa Bible. Makikin natin, pero makabalik pa na naman, okay? Sa 20, pinakita dyan, nung tayo hindi pa raw ligtas, ang sabi sa 2, so nandang uli, the spirit daw, work it in the children of disobedience. So sila ay children din. Hindi pa sila ligtas, pero sinong anak nila, tatay nila,
sabi ng iba, demonyo daw, hindi naman ganun ang Bible term. No? Kailangan mag-ano tayo sa Bible term. Mag-stick tayo sa Bible term. Sa biblical term, sino ang anak ng... Ang hindi ka anak ng Diyos, ano ka? Hindi naman anak ng demonyo. No? Hindi ka lang anak ng Diyos. Pero sabi dito sa dito, sabi yun, children of, number one, disobedience, pangalawa, children of wrath. Bakit wrath? Kasi nga, pag hindi ka naligtas, saan ka pupunta? Sa impyerno, kung saan, yun naman ay ang galit ng Diyos ay ang Diyos. Okay? Okay, so sa 1 Timothy, children of wrath. So kung sila ay children, tayo ay children din, pero dati hindi tayo children, dati ay children of God. Kahit tayo yung station na yun, maganda naman dito, especially pag tayo ay nasa matinong household, kahit o paano, yun nga lang, pag hindi masyadong matinong yung household natin, yun tayo nagkakaproblema. Pero masabihin ko lang dyan, huwag ka naman, ano, yung tampo. So yung mga ganun eh, yung mga less than ideal hope. Then, well, so hindi ganyan, hindi kasama yung magulang, masama yung magulang, isa lang, hindi mo kasalanan yan, kaya na dapat may anak ka ng Diyos, mas ma-appreciate mo. Pero ngayon, dapat ang ano mo sa sarili mo, dapat gano'n. I mean, kung hindi na maayos yung pamilya mo, ayusin mo yung pamilya mo, magiging bubuin. Ito yung mga bata, di ba? Maayos mo yung pamilya mo, Stephen? Sana daw. Oo, hindi. Isa. Anong pamilya? Ang pamilya, di ba nakikita tayo sa ano, squatter? Diba? Nakita mo yung mga maliliit na bata pala, takbo lang kung saan-saan. Kasambaho, di ba? Hindi natin sila inaano, pero gusto lang maitindihan kasi itong mga ito na hindi basta-basta yung ginagawa sa mga magulang mo. Gusto mo ba yung ganun? Malaya ka nun, sigurado ako, magandong ka. Kahit saan mo gumala, sige. Gusto mo yung ganun? Ano yung maayos sa pamilya? Diba, meron kang nanay, meron kang tatay. Hindi ako, eh, dyan si tatay! Parang ayaw ko pa ng tatay. Ano ba yun? Okay? So, pag nasa ideal home ka, ibig sabihin ito, meron kang nanay, tatay, na especially Kristiyano, natuwa ka, no? Magpasalamat mo sa Diyos yan. Okay? At, sabi dyan, hindi ka children of God. Okay? So yun nga, kung hindi ba ayos yung pamilya mo, ayusin mo yung bubuhay ng pamilya. Alam nyo ba yun mga bata, bubuhay kayo ng pamilya, Peter? Magiging tatay ka ba? Chuchu? Gusto mo magiging tatay? Ha? Peter? Sipe, gusto mo? Magiging tatay? Okay, kung badin kayo, magiging kayo magkasama. Ilang normal na tao, na lalaki. Okay, mayroon mga instance na yung iba, hindi, okay lang dito. Pero, mga normal, i-desire nyo. Yan ang gusto ko sabihin. Marami yun na yun, mga Kristiyano pa. Either, hindi ko alam, nag-frustrate siguro. No, walang tiwala sa sarili. Nag-busted siguro ilang beses. Ay, nyari. Kaya anong pag-asa? Iba rin ako, single na ako forever. Nagbabalaki pa. Hindi ganun. Ang gusto ko sa lahat ng anak ko, magkaroon ng kasawa. Okay lang yung mahirap, walang madali. Ang lagi sinasabi ni Pastor eh. Huwag ka matakot sa mahirap kasi walang madali. Iniisip lang nila, madali ah, madali, wala akong asawa. Ah, madali, walang anak. Ah, madali, walang responsibility. Pag endong ka na, ang hirap nun. Malungkot eh. Malungkot, una. Ah, hindi, mapasahin ko lang sa akin yung barkada ko. Hindi mo kasama yung barkada, makakaaway mo lang yan. Hindi walay langit kayo. Diba? Yung pamilya mismo ay binigay sa atin ng Diyos. Naman, Arina, hindi na buti na dali, pero, di ba? Yung bata, walang buwang, walang helpless, di ba? Helpless siya. Binigyan agad siya ng magulang ng Diyos. Perfect yun. Bihira na lang yung, yun niya. Yung niya itatakoy ng magulang. Okay? So, that's number one. Okay, inclusion. So, gusto niyo bang belong? Belong ba kayo? Belong? Yung belong. Hindi niyo alam yung belong? Ano yung belong? Isang. Yan. Include. In ba kayo? In? In. Yan. Kahit hindi kayo in sa iba, in kayo dito. Amen? Amen.
At ang Panginoon mismo nagbigay sa atin ng church. Okay, dalawa yung ating ilalim dito. Yung pamilya at yung church. Yung sabi dito, nabasa lang sa Ephesians 2, kayo ay pamilya ng Diyos. Hindi natin sinasabi dito na, or hindi natin nalalaman, yung sabi dito ay,